Tawagin na natin ng isa pa magtatangkang agawin ng gintong mikropono sa ating defending champion mula sa Luzon na si Randy Jude Aguha. Aguha. Ano po? Aguha. W, no? Hello po. Tama ba? Aguha? Yes po. Aguha. Ah. Hi, Randy. Jose. Hello po. From Luzon. Hello kay Randy. Hello po. Saan sa Luzon? Cavite po. Cavite. Saan sa Cavite? Tanza. Oh. Ano ba galing kami dyan sa Cavite, yung ano, surprise saya truck. Sa ano yun? Sa, basta sa Cavite. Oo, basta. Pero Randy, ano sa doon siya? Special sa Cavite, na cool. Special sa Cavite. Well, particularly sa Tansa, kilala ka sa yung Tansa doon sa masarap na paella nila. Paella? Wow! Paella. So, ibig sabihin ba medyo may Spanish fusion yung Cavite? Yes, ang Cavite, malaki yung influence ng Spanish culture sa kanila. Mas malaki. Paella yun ba yung rice? Yung rice. May ulam. Pwedeng paella seafood. Seafood, yes. Oo. Pero pwede bang ano rin, iba, na hindi lang seafood? Merong tinolang paella. Ah, talaga? Yes. Depende kung anong twist. Depende kung ano yung twist nung gustong ibigay nung maluluto. Ano yung mga sample ng ibang paella sa inyo? Yung usual is paella marinara. Yun yung may seafood. Tapos mayroong paella negra. Yun yung seafood pa rin, pero po squid. Mm. Tapos may iba pang mga variety, yung puro all meat, yung may mga sausages. Oh, may mga sarap. Sa kung saan ako galing, yun yung sikat na kainan doon. May kainang doon na puro yun yung ino-offer nila. Anong name? Calyarial. Calyarial. Puro paella. Meron silang ibang tinitinda, pero doon sila sumikat. Pero yun yung specialty nila. Yes. Kuya, sabi mo na malaki ang influence ng Spanish people sa Cavite, no? Yes. So, puro Spanish bread ba doon? Hindi. Baka meron din. Meron naman. May lahi kayong Spanish, gano'n? Wala naman. Wala. Meron pala sa lolo. Lolo. Relative na. Oo. Pero tanong lang namin, ano bang pinagkakaabalahan mo? Ako po ay isang call center agent. Kaya parang ganda. Call center agent. Articulate. Gano'n ka nakatagal na isang call center agent? Magto 2 years. 2 years pa lang po. Ngayon ako ay isang quality analyst. QA. Uy, ano QA? Ang isang quality analyst? Ayan. Kami yung nag-monitor, nag-control ng quality mismo ng binibigay na product ng mga agents. Pero ang galing, Randy, no? 2 years ka pa lang, pero na-promote ka na. Diba? Medyo. Sa culture kasi ng company namin, mas naniniwala sila na marami pang skills yung mga tao na kailangan lang i-push. Kailangan lang nilang ng konting support para ma-develop pa. Company rin namin yung nag-push sa akin na sumali sa tawag ng tangalan eh. Yung OM ko, yung manager ko, salamat po pala sa pag-push. Kasi before, wala po talaga akong, hindi kasi ako pala sali ng contest. Mm-hmm. So sila lang yung nag-push sa akin na, uy, sumali ka. Ganon. Pero kasi ako, labag sa loob ko yung ganon eh. Bakit? Hindi kasi ako sanay sa ganon na sumasali sa contest. Sanay lang ako kumanta sa church. Kasi sa church lang talaga ako nag-start kumanta. May mga events lang sa office na kailangan kong kumanta. Ganon. Sa tapos nung na-discover nila, ba't di ka sumali sa tawag ng tangalan? Sabi ko, itatry ko. Tapos may one time, pinayagan nila ako mag-leave para mag-audition. Wow! Ayun. Supportive naman sa boses mo. Pero hindi lang sa trabaho nila siya pinupush, pati sa labas. Yes. Paano nag-start yung pagkanta mo? Like, how mo siya nasisiksik? Kung nag-start ako nung bata ako sa children's choir. Pero hanggang ngayon, humahanap pa rin ako ng panahon para kumanta sa choir. Sinisigurado ko na ang day off ko ay weekends para nakakapag-church pa din ako from time to time. Service ba yan yung church? Yes, hindi ko, yun yung naisip ko na hindi ko pwedeng bitawan kasi doon ako nag-start ever since. Lahat ng natutunan, lahat ng meron ako ngayon, doon ang galing. Kaya hindi ko siya pwedeng iwanan. Pero yung day off niya ba, talagang pwedeng ikaw yung pumili ng Sunday lang? Hindi ba rotation yun? Kumbaga, rotation naman. Pero yun nga, dahil yung company namin ay people first company. So, as much as possible, binibigyan nila ng reconsideration yung mga ganong cases. Okay, paano ka naman nag-start kumanta sa choir? Yan. Kasi yung lola at lola ko before, very devout Catholic sila. So, nagsisimba sila lahat yata ng novena na pwedeng novenahan. Nagno-novena sila. So, every Wednesday nasa Baclaran kami. Pag Friday nasa Quiapo. Then, meron pa kaming regular Sundays.
nung nalalaman nila na, or naririnig na nila na marunong akong kumanta, lagi nila akong pinipilit na sumali ko sa children's choir. Ganon. Nasanay na lang ako na nandun kami lagi sa children's choir. Hanggang lumaki ako, naging part pa rin ako ng mas matured na choir. Ayun. Pero kuya, sabi mo kanina, di ba, ang nag-push talaga sa'yo na sumali dito is yung mga office mate mo. Pero ikaw, yes, sa sarili mo, ano ba talaga yung reason kung bakit ka sumali sa Tawag ng Tanghalan? Nakikita ko kasi yung Tawag ng Tanghalan as isang venue para yung ma-challenge mo yung sarili mo. Para makita mo pa sa sarili mo kung ano yung kaya mo pang gawin more than sa usual na ginagawa mo. Tama. Yun. And nagpapasalamat din ako na mas maraming taong naniniwala. Ako in doubt ako for a long time, in doubt ako sa sarili ko na kaya ko eh. Kaya nagpapasalamat ako sa sobrang daming taong nagsusuporta sa akin na hanggang kanina nagsasabi nila mag-prayer warrior sila, ganyan. Kaya maraming salamat po. It's showtime!